Mga kapatid, tawagan na po natin si Sister Ching, ang ating kapatid na patuloy na pinagpapala ng Diyos. Amen, amen. Praise the Lord. Magandang umaga po dyan sa atin sa bansang Pilipinas. Good afternoon, good evening po dito sa atin dito sa US. Good morning, good afternoon, and good evening to those are in Zoom in and those joining in Facebook Live all over the world. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, be with me, help me, teach me, and guide me. Mother Mary, seat of wisdom, pray for us. Amen. So the topic for today is God's everlasting decree. The Bible verse na pag-ikutan ng aking sharing is from Ephesians chapter 1 verse 11. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. In Tagalog, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, ay tinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Mga kapatid, brothers and sisters, di po ba ang president meron siyang decree or sabi nga kanina ni Brother Jun, yung rules and regulations na sinusunod at sinusunod ng kanyang mga taong bayan wholeheartedly. Ganon din po, lalo na ang Panginoong Diyos. Meron din siyang mga decree na ibinibigay sa atin, laws or decrees in the Bible na dapat natin sundin. Sabi ni Brother John kanina, ni Brother Juby. So, do we believe that the Bible shows the decrees of the Lord, brothers and sisters, and all the contents of the Bible is God's word to us? Isn't it? Right? So when we come to the Bible, we can easily assume that everything it says is directly about us. It is all about us. If it is not about us, then why should God give it to us? Why would be the use of reading it in the first place? The Bible contains with countless spiritual blessings in heavenly places, because our Heavenly Father given to us by grace through faith in Jesus. Kaya sabi ni Brother kanina, Chupi, napakalaga ang faith. He chose us before the foundation of the world. He adopted us. He accepted us in Christ Jesus our Lord. Sinalba niya tayo. He redeemed us from our slavery of sin. And so what is the meaning of everlasting decree of God? I read that everlasting decree of God is without beginning or an end. Walang umpisa at katapusan. Siya ang umpisa at katapusan ang Panginoon Diyos. It is lasting forever. It is eternal life. It is an everlasting glory. The everlasting glory of God is what we need to cling to. Panghawakan po natin ito at asamin po natin mga kapatid. Despite of our sufferings, pagdadaanan natin ang mga pasakit, pahirap ng buhay to receive the everlasting glory of God. But don't worry, God is kind. Napakabuti ang Panginoong Diyos. Through His kindness, He will restore us, He will support us, He will strengthen us, and will place us in a firm foundation. Yes, He's the Lord of all graces who called us to His eternal glory. Na dapat yan po ay ating asamin mga kapatid. And God called us to share in His eternal glory through Jesus Christ. Sufferings are real, yes. Sufferings in this life will happen, yes, but it will end. For those of us who have faith in God. Kaya very important talaga ang pagtitiwala at paniniwala sa Panginoong Diyos. Dapat maging matibay tayo sa ating pananampalataya and it will should be rooted in the words of God in everlasting decrees. So kung babawa ang pananampalataya po natin o paimbabaw ang pananampalataya po natin, madali tayong pumitaw. Madali tayong bumigay. Tayong example, kanina umaga, since yung asawa ko ay wala siya rito, nasa barko, so inalagaan ko at saka yung anak, inalagaan namin yung kanyang garden. At ang daming weeds na nakita ko doon. So ang ginawa ko, binunot ko yung mga weeds. Alam niyo kung anong madaling mabunot? Yung mga hindi malalim ang ugat.
ang bilis ko talagang bunutin. Pero yung malalim ng ugat, kailangan pa ng shovel, kailangan ko pa ipala yan, maliit na pala, para makuha ko lang yung ugat. Kasi gusto ko, makuha ko yung buong ugat, parang hindi na siya tutubo ulit. Yung pag nakuha ko yung ugat, ang daming nakasanga doon na iba pang ugat na magtutubo pa. Weeds. So, ganun. Kaya kung malalim ang pananampalataya natin, hindi tayo basta-bastang mabubunot, hindi tayo basta-bastang magbibigay kung tayo ay may mga sufferings, hindi tayo basta-bastang kunin kung ano man ang mga kunin sa atin. Kailangan, mga kapatid ko, we should have that faith in our selves that is rooted in the Word of God. So, mga kapatid, magtiwala at manalig tayo sa Diyos, sa kanyang decrees or salita. What is God's promise for us who put our trust and faith in Him? God will restore or perfect us. God will make us strong, firm, established, and fulfilled. We may feel weak now, yes. Nangihina po ang ating madubno ngayon dahil sa ating mga nararanasan sufferings and pains. Sabi nga kanina ni Brother John, yung pains dapat nandyan yan. But we can sense ourselves being nagsasawa na sa kahirapan ng buhay. Worn out ka na at diminished ka na. Nakikita natin ang lahat ng oportunidad na magaganda ay umiiwas or hindi nangyayari sa ating buhay. Huwag kang mag-alala, pinagpala ka, tayo na magpuri ka. So ang gawin lang natin, huwag tayong mag-alala, tayo ay magpuri, tayo ay maglingkod sa Diyos, at yan lahat ay kanyang aayusin. Yes, brothers and sisters, God will restore every lost thing of value and much more. He will make us strong and secure forever. Kasi yun yung gusto ng Panginoon, to give us the eternal glory, the eternal decrees na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. Walang hanggan, walang katapusan. Sabi nga nung apo ko kanina, Lula, when will you stop writing your talk at El Shaddai? Until your breath zero? Sabi niya, 5 years old tong apo kong ito. Sabi ko sa kanya, yes, I will serve El Shaddai till I die. Yun yung sagot ko sa kanya. Nakikita niya kasi lagi akong nasusulat every day pagka binigyan na sa atin ni Brother Ruel yung mga topic, at kung wala na akong ginagawa, yung kasama ko siya dahil inalagaan ko siya habang nagsusulat ako ng talk, nag-aral ko ng talk. So, biro mo nare-realize yung bata na yon. So, huwag gi-give up. Dahil ang Yahweh El Shaddai, kung di tayo gi-give up, mapatuloy tayong mananalig sa Kanya, magtiwala sa Kanya, maglingkod sa Kanya, talaga naman, yung God's everlasting glory will be ours. Amen? God bless us all. Amen. Maraming pong salamat, Sister Ching. Salamat po sa inyo pong sharing, at kayo po'y patuloy na pagpalain ang ating Yahweh El Shaddai.